magandang umaga guys o hapon o gabi sa inyo saan man kayo naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit sa ibang bansa, no. By the way, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga pala ang inyong criminologist online, polisya ko. So ngayon pag-uusapan natin ang pag-file ng kaso na nakalipas na. Kung tawagin ito ay regular filing. So when the crime is committed after 24 hours ay ang pagpapile po nito ay dadaan ang tinatawag na regular filing. Ito yun, magpapile ka sa nakakasapok na presinto kung saan yung lugar na yon, doon nangyari ang tinatawag na krimen or possible na kaso. Titandaan po natin na kung saan nangyari na lugar, sa nakakasakop na presinto or na jurisdiction ng court, doon po magpapile. So pupunta ka, magre-report ka normally sa police kapag yan ay crime. So magsasubmit doon ang komplainan na tinatawag na salaysay or gagawan ka ng police ng information sheet, data sheet, para lagdaan at kasama yung mga kaukulang ebidensya kung mayroon man, together kung mayroon kang witness. So lahat-lahat na ng package ng kaso. So after nun, makulek, mapirmahan ng witness, ng complainant, isasubmit na ng agent of authority yan or ng police sa prosecution. Para si prosecution naman, tingnan kung mayroon ng probable. Okay? Ngayon, kung gustong kunin ang salaysay ng kabilang panig ng kinukomplain, so that time yan na i-issuehan ng subpoena yung nire-reclamo. Tandaan po natin, 10 days lamang ang binibigay ng time, 10 days upon receive na komplainan kapag na-receive yung subpoena. 10 days. Dapat mag-appear ka doon sa court. Kung hihingi ka man ng extension, dapat notify, well-informed yung prosecution. Okay? So after nun, pag nag-submit na, doon magkakaroon ng tinatawag na resolution. What if, tanong, kung hindi man na-receive ng respondent o nang nirereklamo ang subpoena, magkakaroon ba ng kaso? Ang sagot, pwedeng yes, pwedeng no. So, depende. Pero normally, kapag malakas yung complaint, kahit walang subpoena, ay magkakaroon ng warrant yung respondent. So, ganun po yan ha. So, kasi maraming nagtatanong, bakit ganun? Eh, wala naman akong na-receive na subpoena. Bakit meron akong kaso? Bakit ina-arrest ako ngayon? Diba? Na-discuss na natin yan before. Meron talagang mga antipatikong kung nagpa-file ng kaso na sinasadya, nililigaw yung subpoena para ma-arrest. Lalong-lalo na kung maliit na kaso. Ang intention talaga ay ipakulong na kahit ilang araw yung respondent. Maraming ganun na nangyayari. So, normal yun. Kaya, bilang isang respondent, kung ikaw ay sa palagay mo, magkakaroon ka ng complaint, so be alert. So, mas maganda, unahan mo na, i-double check mo na doon sa prosecution na nakasakop sa iyong lugar, para hindi ka makatikim ng bago lumabas yung warrant, nakapag-bail ka na kung gusto mong mag-bail. Ganun po yun ha. So kasi maraming tanong, wala naman akong warrant. Diba? Wala naman akong subpoena.
hindi po exempted 'yon. Hindi po na tinatanggap yung hindi naka-receive. Eh, mayroong kasumpi na, may warrant ka, so mag-bail ka na lang. Okay? Ganun 'yon. So maraming senaryong ganun na walang subpoena pero nagkaroon ng kaso. So comment ka kung may kilala kang ganun. Say yes kung may kilala kang ganun. So sa mga matagal-tagal nang may experience, makakilala nyo na nagkaroon ng subpoena o nagkaroon ng warrant pero wala namang kaso. So dito lang tayo sa regular filing. So, yun po ang regular filing, no? Ganun ang proseso ng kaso. So hindi po agad yan kulong agad, hindi, may proseso yan. Ang marami nagsasabi, sa pangitan ng kaso kulong agad, pare pa kulong ka, hindi, lalong-lalo na kung maliit lang naman na kaso at wala naman talagang kakulong-kulong, at lalong-lalo na kung bailable naman yan, ay hindi na po yan makukulong, hindi makukulong yan. Pag nag-bail yan, oh, so magtataktakan na kayo doon sa court, i-refer kayo sa court, doon kayo maghihiring. So ang court naman itatry na pag-ayusin kayo, kung hindi ay di move lang ng move, busit lang ng busit yan hanggang sa matapos, ay hanggang sa magsawa kayo hanggang sa matapos, ganun. So yun po, tandaan po natin, regular filing. Oh, ulit natin, ha, filing sa police, tapos within that day or the same after the days, isasubmit ng police yan sa prosecution. So, prosecution naman i-evaluate kung mayroong probable cause, mag-i-issue ng warrant. Kung wala, kung kulang pa ang probable cause, i-issuean na subpoena yung respondent para antayin yung tinatawag na counter affidavit. So, pag nag-submit na ng counter affidavit, determination of probable cause, so doon lalabas yung tinatawag na resolution. O another, kailan ba tatapusin na prosecutor ang resolution? So yun ang malaking question mark. Ang sagot, depende, maraming factors na nakakaapekto sa paggawa ng resolution. So antayin lang, kung excited kang magkaroon ng kaso o excited kang ma-dismiss kasi ikaw ang complainant, so be patient at antayin yung resulta. Kaya wala na magtatanong, ilang araw ba darating ang resolution? Hindi ko po yan eksakto masasagot. Ang sagot niya, pwedeng days, pwedeng weeks, pwedeng month, pwedeng years. O, diba? O, years, pwede. O, diba? Ganon. So, yan lang po how to file a case, a regular filing sa video to. Kung ikaw ay gusto mo tong mga ganitong content, criminal law, so, pwedeng mag-subscribe, at mas maganda kung para maka-avail ka ng ating legal services online, one-on-one, mas maganda mag-join ka. Siyempre, para at least magkaroon ka ng support sa ating maliit na channel. Okay? At maraming salamat. At join na at subscribe kung gusto mo. Kung ayaw mo naman, ay di mag-subscribe ka pa rin. So maraming salamat. My name is Policia ko, at muling nagsasabi, ako po ang inyong criminologist online. Maraming salamat. Thank you for watching.